So, kumusta mga kanoisi? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisi. So, ngayong araw, another update naman tayo. Patungkol na naman ito kay Mayor Alice Go, ang isa sa pinakasikat na mayor ngayon na mukhang palit na yung mundo niya, no? So, yun. This video is from Historia Pinas. So, meron itong pamagat na Alice Go. Wow! Hindi papahuli ng buhay! PSA at Immigration Galit Escudero. So yun, bago natin simulan, Historia Pinas, suportahan nyo yan. Also, kung nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayo manon. Huwag nyo na rin kalimutan suportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisi. So hindi na natin ito patatagalin po. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, the title of this video, Alice Guo, hindi papahuli buhay. PSA at Immigration Galit Escudero. So yun, like, comment, share, subscribe, Historia Pinas, Pilipinoisi. Ito ang Historia Pinas. Nasaan na ba talaga si Suspended Mayor Alice Guo? Totoo ba ang cure na ibinigay ni Senador Win Gatchalian na di umano posible na ginamit ni Alice Guo ang kanyang Chinese passport para makaalis papuntang China? Ayon pa ni Senate President Jesus Escudero na dapat talaga managot ang lahat ng tiwali sa mga ahensya, lalo na sa PSA at Bureau of Immigration, kung bakit... Yun! Agree ako dyan. Yung PSA at BI, dapat talaga... kasali sila. Yung may mga tawag dyan, may mga na-contribute sa paglaki ng ulo or sungay ni Mayor Alice Guo, ano? Dapat talaga natin silang panagutin din. Swerte naman nila kung lulusot sila, diba? Hindi pwede yun. Napakarami ang mga napipeke ng mga birth certificate at kung bakit sa lahat ng mga na-raid na illegal na pugo na ang mga Chinese worker nito ay puro mga alien o walang mga dokumento. Nagsalita naman si Suspended Mayor Alice Guo sa publiko na kung bakit pinag-iinitan siya ng mga senador at kung meron... Natawa din ako sa sinabi niya. Ulit nga. Ulitin natin yun. Natawa ako doon. Puro mga alien o walang mga dokumento. Nagsalita naman si Suspended Mayor... Ito. Am I really the country's biggest problem that they need to focus on? Or they just want to project me as the antagonist villain? Diba? Ang kapal na mukha, diba? Of course, isa kang malaking problema sa bansa. Pogo yan eh. Diba? Ano yun? Di porket sa tingin mo, hindi yung war type yung kasalanan mo eh. Hindi ka na country's biggest problem. Di pwede yun. Ikaw. Nag-ugat ka na nga eh. Or I mean, nagsangasanga na nga yung sungay mo eh. Or yung imperyo nyo eh. Di ba? Tapos ngayon, kung papabayaan ka, eh mas lalong lalaki yung imperyo nyo. Eh kaso lang, minalas. Nakapag-decide na yung mahal ng Pangulo natin na wala na talaga. Ban all pogo. So, wala. Katapusan na ito. So, syempre, need kang pagpukosan kasi ikaw yung malapit na sa banga eh. Di ba? Grabe. Or they just want to project me as the antagonist villain. Antagonist ka naman talaga. Villain ka naman talaga ng bansa. Di ba? Lahat ng gumagawa ng illegal dito sa bansa, of course, they're villain. Kalaban sila. Di ba? Yung pagpapalaki mo ng pogo na yan, of course, kalaban ka na ng Pilipinas, kaya ka nga tinutugis eh. Di ba? Mayor Alice Guo sa publiko na kung bakit pinag-iinitan siya ng mga senador at kung meron man itong matibay na ebidensya laban sa kanya ay kanya. Ito pa. If they have evidence against me, I am ready to face them in a fair trial at a proper forum. Diba? Marami namang ebidensya. Ikaw nga yung walang rebuttal na maganda eh. Yung lahat nga ng mga ebidensya ng senador na ibinabato sa'yo, malaman-laman namin totoo pala yun. Diba? Sinabi mo na pure Pilipina ka, di mo nanay si Win Yilin or something like that. Diba? Ano yung lumalabas na mga investigasyon ngayon? Wala. The end, totoo pala yung sinabi ni Senator Risa Hontiveros at Sen. Gatchalian. Ngayon, naghahanap ka ngayon ng evidence. Tapos itong mga ganito, hindi na nga nagpakita nung may warrant na eh. Do you think pupunta pa to sa fair trial? Malabo na, nagre-reasoning lang yan, Min. Am I really the country's biggest problem or they need to focus on? Or they just want to project me as an antagonist? I categorically deny any involvement in the death threats received by Sen. Win Gatchalian. I have no capacity, much less intent, to cause any harm against anyone. Oh, yan.
syempre, under investigation yan. Hindi natin masasabing hindi yan totoo. Hindi din natin masasabing totoo yan. Diba? Under investigation pa yan eh. Kasi alam ba ganyan, kung sinabi mo na ano, na hindi mo intent na ipadedo yung mga senador na yan, oh, may facts din or may chance din or may possibilities din na totoo yan. Pero at the same time, may possibilities din na sinabi mo, may involvement ka talaga dyan. So kaya nga meron tayong investigation, di ba? So something like that. So yung death threats naman, parang hindi naman talaga na bago yan, especially kapag napatunayan talaga na involved ka nga sa Pogo. Kasi syempre, alam naman natin na yung Pogo ay meron nga sila mga torturing, di ba? Yung mga partners is mga fugitive nga, di ba? So di natin din masasabi. It's just, yeah, let's wait of the evidence, you know? So I appeal to everyone to focus on facts, not on mere opinions and character assassination. O yun na nga. Oh, sinabi mo pa, gusto mo na pagpukusan ng karamihan yung facts. O ayan, nilagay ng mga senador yung mga facts. Kahit nasabihin pa natin na excuse ka or tawag dyan, hindi ka sasabit dun sa mga death threats against sa mga senador, wala eh. Mahagip at mahagip ka talaga sa facts na Chinese ka, connection sa Pogos. So wala rin. Diba? Wala na to, man. Checkmate na to. Itong haharapin sa tamang forum di umano. Ngunit inalmahan naman ito ni Senador Risa Hontiveros na hindi daw fixated sa kanya ang mga senador. Ngunit allergy sila sa mga sinungaling at walang alam. Oh my God. Grabe to. Malapit na ang magiging pangatlong sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Didinigin. Tapos na yung sona. Niya ba ang mga hinaing ng taong bayan na i-total ban ng mga Pogo sa Pilipinas o patuloy? O yan, wala na. Total ban na talaga. Luckily na lang talaga at nakinig si PBB. Ano. So I think this video is uploaded kasi 2 days ago or 3 days ago. Eh. So yun, wala pa yung sona dito that time. So yeah, as per now, goods, ban all Pogos. Grabe, solid, solid PBBM. Ito'y lang ba na mananahimik ang Pangulo tungkol dito? Kaya dahil sa kontrobersyang ito, nagbigay ng samot-saring komento ang ating mga madlang netizen na aabuso ang saligang batas nating Pilipino. Dapat sana medyo istriktuhan natin pag ang Pinoy ay nahatulan sa ibang bansa. Di tayo kamatayan pag dito sa Pinas. Kulong lang. Paano na tayo mga Pinoy kung magkagayon? Batas natin ay mahina kung nakatakas. Tama. Na talaga. Agree naman talaga ako. Kahit kayo naman siguro? Na yung batas natin dito ay parang kinaya-kaya lang ng mga dayuhan. Kaya nga sila dito sila gumagawa ng kalokohan. Diba? Kasi sa kanila, bitay eh. Or life sentence or whatsoever. Dito kasi sa atin, wala. Kukulong ka lang. Diba? Anong klaseng gobyerno meron tayo? Anong klaseng mga opisyal meron tayo? Ana hindi totoo ang mga hinala? Wala na si Alice Gu sa Pilipinas. Sa tagal ng hearing sa Senado, pinatakas na ng mga kasabwat. Ikulong ang dapat ikulong. Possible din. Nakasabwat sa Pogo at iba ng lahat ng Pogo para mabawasan ang korupsyon sa Pilipinas. Maraming salamat, Senator Gatsalian at Risa Hontiveros. Yes, ma'am. Sir, until now, wala naman clear sa susuko. Hindi pa rin siya na-aresto, pero parang medyo naglaban pa siya kasi nag-post siya sa social media na sinasabi niya hindi naman siya yung pinakamalaking problema ng bansa. Bakit tila fixated daw sa kanilang sinasabi? Well, karapatan niya yun. Karapatan niyang sabihin yun. Pero para sa akin, wala siya sa lugar pagsabihan. Sino mang miyembro ng Senado, kung ano ang prioridad sa isip nila at ano ang dapat nilang hindi maging prioridad. Siyempre, siya... Boom. Sino palpal ni Keso? Keso talaga yan. Cheese. Sentence. Yung tinatamaan sa yung naatake dito sa isyong ito, syempre, unawain natin, pagtatanggol niya palagi yung sarili niya. Pero hindi rin niya pwedeng ipwere sa yung kanyang personal na interes at kaisipan, sa interes at kaisipan at pananaw, ni naman, higit pa, sa sino mang miyembro ng Senado. Tama. Ang lakas nga ng amats eh. Or ang lakas ng trip eh. Porkit dihadong-dihado namin. Nangaaway eh. O ba't ako pinagpukusan nyo? Hindi dapat ako may pag-ganon-ganon.
Ay, nako. Well, na makipag-coordinate nung nakaraang mga araw pa na makipag-coordinate na sa NBI, makipag-coordinate sa Philippine National Police. Alalahanin niyo, ang OSAA ay hindi naman mga pulis at investigador. Ang Sergeant at Arms ay binubuo ng mga individual na hindi naman nagsanay kaugnay sa pag-imbestiga at pag-track ng mga hinahanap ng Senado man o ng batas. Kaya ang tanging armas na gamit nila ay koordinasyon sa law enforcement agencies. Pero hindi naman nag-iisa si Alex Go kaugnay sa warrant of arrest na inisyo ng Senado. May mga outstanding warrant nga na inisyo ng korte na mismo na hindi pa nga napapatupad din ng NBI man o ng PNP. So, isa lamang. Wala na. Of course. Siyempre, hindi lang naman talaga si Alice Go. Daming maghihimas rehas nito. Hindi tayo papayag kung si Alice Go lang. Siguro ito sa listahan ng dapat trabuhin pa ng PNP, NBI at ibang law enforcement agencies natin. At hindi tayo nagkukulang sa pagpapaalala sa kanila kaugnay ng trabahong dapat nilang gampanan. Sumuko ang mag-aresto si Alice Go. May dapat ba siya itatakot? Well, may prinsipyo sa batas na flight is evidence of guilt. Ang kawalan ng kagustuhang sumuko. Ooh. Flight is an evidence of guilt. O, eto na yun. O, ito yung nangyari kay Kibbs. Diba? Wala eh. Ayaw pumunta eh. Daming dahilan eh. Diba? So ito, sabi ni Sanchez dito, no. Kapag hindi ka nagpapakita, of course, that's a sign also of guilt. Kasi syempre kung confident ka men, confident ka na wala ka talagang kasalanan, ba't ka matatakot? 'Di ba? At voluntaryong magpakita at sumagot sa mga simpleng katanungan, bagaman hindi sa pinapwersang umamin, ay pagpapakita na marahil ay may tinatago siya, may iniiwasan siya, at meron siyang mga katanungan na ayaw sagutin o harapin. Alalahanin ninyo, hindi ito warrant of arrest para sa ikulong at parusahan kaugnay sa isang ginawang krimen. Ito'y warrant of arrest para tiyakin ang kanyang pagdalo sa pagdinig at sagutin ang mga katanungan ipupukol sa kanya ng mga miyembro ng Senado habang ginagala yung kanyang karapatan na i-invoke yung kanyang Bill of Rights kaugnay sa right against self-incrimination and right to remain silent. Sir, can you share yung view po ni Senator Wynn na may possibility na nakalabas na si Alice Go ng bansa using her Chinese passport? Yun, well, hindi ako magugulat, pero dagdag kapabayaan na naman yan kung sakasakali sa Bureau of Immigration kung nangyari nga yan. Bagaman. Ah, diba? Wala na, pati BI. Walang hold departure order pa sa ngayon na iniiso ang korte laban sa kanya. Siguro naman dapat may impormasyon ang ating Bureau of Immigration kung siya nga ba'y nakalabas na ng bansa gamit man ang kanyang Philippine o ang kanyang Chinese passport. Pagpapakita yan, hindi lamang ng kapabayaan, kundi negligence kung sakasakali ng ating Bureau of Immigration. Sugpon na... Sorry, nag-Bicol ako. Galing ako bigla. Dagdagan ko na rin. Sa Bicol kasi sugpon ni. Dagdagan ko na rin. Itong mga investigasyon sa Pogo pinapakita ang tila kapalpakan ng ilang mga ahensya ng pamahalaan. Pangunahin na dyan, nabanggit ko na nitong nagdaang araw, ang Philippine Statistics Authority. Paano nga ba nakakapagpa-produce ng mga birth certificate na hindi naman pala totoo ang mga nakalagay doon? Importante at mahalaga. At hindi lang isa, kundi sobrang dami. Ano yan? Fixer only. Ito, dahil ang ating government ID, ang ating passport, nakabase lahat yan sa birth certificate. Kung hindi pa rin natin pwedeng pagkatiwala ng birth certificate, paano na yung ibang mga government identification cards na ini-issue natin? Dapat malinis yan, matanggal kung anumang sindikato meron dyan, at tiyakin na may check and balance tayo sa PSA. Sa panahon ng AI, walang dahilan para hindi pa nila matuntun at mapigilan anumang uri ng pamimeke sa loob ng ahensya nila mismo. At ang pangalawa ay ang Bureau of Immigration and Deportation. Bakit? Sa dinami-dami ng illegal na pogo na na-raid, karamihan ng mga nahuhuling Chinese nationals na nandun ay illegal aliens na. Pumasok bilang mga turista, walang hawak. Grabe, ano? Yun din. Sobrang deep din nun na yung mga kadalasang nagtatrabaho sa mga pogo ay mga Chinese na mga illegals na or yung mga expire na yung mga papeles, dokumento nila, ano? So, ito hanggang dito na lang muna, men. Tapusin nyo na lang yung original view link nasa description box below from Istorya Pinat. Supportahan nyo yan. Like, comment, share, subscribe. So, tackle lang natin to, men, na mga kadalasang nagtatrabaho sa Pogo Hub ay mga Chinese national na mga expired na nga yung mga papeles, ano. At ang isa pa sa ano dito, men, kasi nag-ano na nga si PBBM, di ba, na i-close na daw yung Pogo lahat. So, ngayon, since na-close na, may mga lumalabas na artikulo na yun nga, maraming ang nawawala ng trabaho.
Tapos yun, hindi naman nila dinidisclose na, I think 13,000 na tayo yun. Wala man lang silang sinabi na, okay, sa 13,000 na ito, 9,000 dito, Chinese. Walang ganun ba? I don't know if sinubukan lang nila na ano, magpaawa effect na, kunyari, tawag dyan, lumitaw na kawawa yung mga Pilipinong mga nawala ng trabaho. Ganun siguro. Pero sana i-disclose nila kung gano'ng karami yung mga Chinese doon. Diba? Kasi sa pagkakaalam natin, 87% ata yun, yung Chinese workers kesa sa mga Pilipino, sa mga pogo nila. Kasi alam naman natin ang sinabi ng past administration as tinayo yung pogong yan para makatulong sa ating mga kababayan magkaroon ng trabaho, tapos malaman-laman natin sobrang konti lang pala ng Pinoy na nagtatrabaho, di ba? Yun, kalokohan yun. Tapos yun nga, kung nakalabas na nga ito, nakapunta ng China. Actually, hindi siya malabo, Mini, kasi kahit nasabihin pa natin na istriktuhin yung Bureau of Immigration, kasi maybe, baka ano to, lalabas to ng ano, naka-private plane or whatsoever, o may mga palusot-lusot sila ng mga, ano yan, mga smuggled na, yung mga nakikita natin sa movies ba? Na nayu-human trafficking, nilulusot yung tao, baka in that way na tumakas, di ba? Pero yun, wala pa naman talaga tayo malinaw na explanation dito kung ano na nga ba talaga yung status or nasa na nga ba talaga si Mayora, ex-mayor. Kasi, syempre, ayaw niya magpakita min eh. Kahit na yun, sinabi naman ni Senator Chis Escudero dito na, pakita ka lang naman, hindi naman yan porkit may waran ka is ikukulong ka na. It's just you need to explain yourself. Tapos syempre, yun nga, yung flight, flight away ba yun? Nakalimutan ko. It's, ano din pala yun, ano, sign of guilt. Pwede din, pwede din. Though hindi siya totally or 100% na sign of guilt, but may malaking factor siya. Kasi yun nga, sabi ko nga sa inyo na kung confident ka naman na wala kang mali, bakit ka matatakot? Diba? Bakit ang dami mong excuse na kesyo? Gusto ko ano, mag-ano muna kayo ng mga ebidensya. Huwag niyo akong pagpukusan. Harapin ko kayo sa tamang forum. Diba? Hindi ka nga umubra dyan sa Senado. Doon pa kaya sa tamang forum. Nakakatakot lang din doon sa tamang forum. Doon hindi ko sinasabi na talagang ano, may mga mangyayari doon. Baka kasi may mga mangyayari mga bigayan doon or whatsoever. Diba? Mas mabuti na yung ipubliko kasi grabe yung perwisyon na iano nito eh. Actually guys, what's fun? Diba sa mga nakaraang mga reaction video natin? Sobrang daming nagtitext sa akin like halos araw-araw min. Halos araw-araw na may nagtitext na mga scam, mga nanalo ka, mga app or whatsoever. Ngayon min, wala na. Wala na nagtitext sa akin. Last na may nagtext sa akin, July 13 pa. Tapos July 13, 12, 11, 10, 9, 8. Grabe, halos araw-araw. Ngayon, wala na nagtitext. So, ibig sabihin ba nito, yung mga hunghang na mga nagtitext sa akin dito is from Pogo? Kayo ba? Comment nga kayo sa baba guys or kung hanggang ngayon meron pang nagtitext sa inyo. Kasi sa akin, wala namin. Wala na talagang nagtitext. Like, nagulat nga ako eh. Uy, wala na nagtitext sa akin ah. Hindi ba? My goodness. So, sobrang laki talagang tulong na nawala yung mga pogong yan, ano? So, yeah. That's it. Kayo na masasabi nyo dito. Comment down below. And then, yeah, pag-usapan natin yan sa comment section. So, again, hanggang dito na muna. Thank you so much for watching. Filipino IC, Historia Pinis. So, yeah. Like, comment, share, subscribe. Filipino IC's.